Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, share ko po sa inyo kung paano gumawa ng napakasimpleng gum paste. If bago po kayo sa channel ko, please don't forget to like and subscribe, click on the bell, and then click all para lagi po kayong updated. Ito po yung mga sangkap na kakailanganin natin. And then a friendly reminder, before po tayo mag-start, please make sure na yung working area natin is dry, free from any water or grease. Ito na po yung powdered sugar natin. No need na i-sift kasi later on imamasa natin siya. And then Tylose powder, if wala kayong Tylose powder, pwede po yung CMC. At saka glucose. Yes po, kailangan po natin ng glucose. Konting glucose lang, 1 tablespoon. At saka konting cornstarch for dusting. At hot water. Yes po, hot water. First step is tutunawin natin yung glucose sa ating hot water. Once na natunaw na yung glucose, set aside na muna natin. At sa powdered sugar, add nyo na po or halo na po natin yung Tylose powder. Once combined, add niyo na po yung mixture ng glucose tsaka hot water. At this point, once na nahalo na po, kailangan na po natin siyang masahin. Yes po, mamasahin po natin yung gum paste until na mag-form siya into a dough. Don't be alarmed guys, ganito po talaga yung texture niya, sticky at crumbly at first. Transfer na natin sa baking mat. Mag-dust po tayo ng konting cornstarch, yes po cornstarch. At saka continuous na po yung pagmasa hanggang maging smooth po yung gum paste natin. If ganito na po siya, if nag-start na po siyang nag-form into a dough, di ko na po sinasali yung mga extra powdered sugar at saka cornstarch po. Inaalis ko po yan kasi inaiwasan natin na maging dry or mag-dry out yung gum paste. As you can see, di po tayo gumamit or di po tayo nagpahid ng konting vegetable shortening. Kasi po, based on my experience, pag nilalagyan ng vegetable shortening yung gum paste, may tendency na mag-moist yung gum paste natin. At saka, huwag din po kayo gumamit ng powdered sugar sa pagdadusting kasi po yung powdered sugar nakaka-add din po ng moisture.
Continuous na po yung pag-knead natin hanggang maging smooth siya. As you can see, pag ganyan na po yung consistency, yan, stretchy, at saka di na po putol, that's our cue na okay na po yung gum paste natin. If sticky pa rin at this point, you can add po konting cornstarch. Konting cornstarch lang. If magtatanong po kayo if pwede na bang gamitin agad-agad yung gum paste na ginawa natin, yes po, pwede niyo po siyang gamitin right away or pwede din po na i-rest muna siya overnight. When it comes to coloring gum paste, please use gel colors. Huwag po kayong gumamit ng liquid food coloring. Normal lang po pag once na nilagyan po natin ng coloring or pangkulay yung gum paste is medyo siya parang nagiging sticky yung consistency. If that's the case, dust lang po or lagay lang po kayo ng konting-konting cornstarch. Please watch till the end of the video. Share ko po sa inyo kung gaano katagal natin pwede i-store yung homemade gum paste natin. Sa magtatanong pala, if pwede po ba to siya pang cover ng cake? Di po. Yung gum paste po is pang decorations lang, pang details lang. Di natin siya pwede na i-cover sa buong cake. Kasi po, yung gum paste is tumitigas, nag-harden siya over time. So, ang tendency, if i-cover natin siya sa cake, mahihirapan po tayong i-slice yung cake. So, gum paste is best to use for details and designs like flowers, names, or any decorations na pwede natin gamitin sa cakes at saka cupcakes. Please see at the end of the video, share ko po sa inyo yung cake na ginamitan ko po ng gum paste na nilagay ko po sa ref overnight. Papakita ko po yung result. Para tumagal yung gum paste natin guys, lagay po lang natin siya in an airtight container as shown in the video. And then huwag niyo po siyang ilalagay sa ref. Room temp lang po. And then, if mapapansin niyo po na magkaraan ng ilang araw, tumitigas po yung gum paste natin. Normal lang po yun. What we need to do is knead niyo lang po hanggang maging smooth at if matigas pa din, pwede pong lagyan ng konting vegetable shortening and then masa nilang hanggang maging smooth again. So, ito na po yung gum paste or ito na po yung cake na ginamitan ko po ng gum paste. Maraming salamat and please don't forget to like and subscribe.